kaugnayan mo. Viva mo, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon, nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kaya.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamahalaan mo ang mga ginagampan ng paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo nang awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit na mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag, sumiklab ang digmaan sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon at ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin, nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay, kaya't magala kayo kalangitan at lahat ng naninirahan diyan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyuko at gagalang, pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ikaw'y ipagbubuni. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Oh,
Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Kaysa ng lahat ng mga anghel at arkanghel, San Miguel, Rafael, Gabriel, kasama ng lahat ng mga kaparian po dito, palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. So ngayon po ay ginugunita natin at pinagdiriwang ang mga arkanghel. Hindi ko pa alam kung ilan po sa inyo ang nagdidebosyon sa mga anghel, no? Pero sa ating pong pananampalataya, bahagi po ito ng ating tinatanggap. No, na tayo po ay naniniwala sa mga anghel. Hindi man natin sila nakikita, kagaya ng mga nababasa natin sa Biblia, pero totoo po ang mga anghel. At itong arkanghel na ito, itong tatlong ito ay binigyan ng napakahalagang katungkulan. Ang mga anghel po ay mga lingkod ng Diyos. Hindi po sila Diyos. Sila ay mga tagapaglingkod lang o naglilingkod para sa Diyos. Ang kanilang ginagawa ay laging nagpapaalala sa mga tao tungkol sa pagmamahal ng Diyos. Alam ko po, narinig yun na, pero balikan lang natin ilang mga tagpo, no, tungkol sa tatlong ito. Madalas naririnig natin at nakikita natin sa imahin ni San Miguel na tinalo niya ang demonyo.
yung magdaraya. No, siya yung, si San Miguel ang nanguna kasama ang iba pang mga anghel doon sa mga nagrebelde, doon sa mga umayaw sa Diyos. At sa unang pagbasa narinig natin na tinalo ng no ng grupo ni San Miguel itong mga no itong mga demonyo na tinatawag natin ngayon, kaya sila po ay napaalis no sa langit. At itong si San Miguel ang sinasabi nga na walang kaparis ang Diyos, no, who is like God, no, na sinasabi pag narinig mo ang San Miguel, ito yung Diyos, ito yung katulad ng Diyos. Ito yung nagpapaalala sa atin sa Diyos. Si San Rafael o si Archangel, no, Rafael, siya naman po yung narinig natin na tumulong kay Tobit, tumulong sa anak niya, no, si Tobias, nang siya po ay, no, mag-aasawa na, tinulungan naman nung balik yung paningin ni Tobit nung siya po ay nabulag, at ang ipinadala ng Diyos na anghel ay si Rafael. Kaya nga mayroon tayong Diyos na mapagpagaling, no, the healing God sa pamamagitan ni Rafael. At si Gabriel, na madalas nating nakikita o naririnig na nagpapahayag ng mabuting balita, pero siya rin ay katuwang, no, katuwang ni San Miguel at Rafael sa pakikipaglaban o sa pagpapahayag lalo tigit ng mga mabuting balita. Si Anghel Gabriel ang nagiging lakas natin, lakas ng Diyos. At ito yung mga kumakatawan, no, at lagi nagpapaalala sa atin. Ngayon po, sa ating ebanghelyo, narinig natin yung pagtawag kay Nathanael ni Jesus. At sinabi nga, masdan ninyo ang tunay na Israelita, hindi magdaraya. Yan. Maganda po, no, na mapagnilayan natin ito. Lalo tigit sa panahon natin na marami tayong napapanood sa social media, na sa social media parang lahat maganda, lahat masaya. No? Pag tinignan mo naman ngayon din sa sitwasyon natin, talagang marami tayong pwedeng itago. Pero yung paanyaya sa atin ngayon, yung mamuhay tayo sa katotohanan. Kasi yung pag-amin natin ng mga katotohanan, ng bagay na totoo sa atin, doon lang tayo talaga matutulungan. Huwag po sana tayong masanay na nagtatago, nagkukubli. Hindi na nakikita yung facial expression, mata na lang, dati kitang-kita kung galit ang kausap mo, galit ang kaharap mo, o nakikipagplastikan ang kaharap mo, pero dahil mayroon tayong mga cover, wala na. Parang lahat na lang okay. Pero okay naman po na maging hindi okay. Kung tayo lang talaga, no, yung mamuhay tayo sa katotohanan, yung magiging totoo, doon tayo makakakuha talaga ng tulong. Bakit ba tayo nasasanay magkubli? Bakit po ba tayo nasasanay magtago ng ating tunay na nararamdaman? Eh, mayroon tayong, di ba, mayroon tayong Diyos na kaya tayong protektahan, kaya tayong depensahan. Paano tayo didepensahan kung ayaw naman natin magsabi? Mayroon tayong Diyos na tagapaghilom. Kung nasaktan ka, bakit di mo sabihin nasaktan ka? Bakit hindi mo aminin na nasasaktan ka? Kung nalilito ka, bakit di mo aminin na nalilito ka? Mayroon tayong Diyos na tutulong sa atin para magbigay sa atin ng sapat na lakas na maintindihan ito. Kami po na mga pari, no, na naririto sa harapan po ninyo, hindi po kami mga anghel.
Kami ay mga pari na nangangailangan din ng tulong ng mga anghel. Hindi kami exempted sa mga tukso. At kailangan namin ng Diyos para depensahan kami laban sa mapanlinlang na panunukso ng demonyo. Kami mga pare, nasasaktan din, patuloy pa rin, na nangangailangan din kami ng Diyos ng hihilom sa aming mga nararamdaman. Nalulungkot din. Kung ano yung nararamdaman ninyo, nararamdaman din namin. So, pare-pareho po tayo. Iba't iba man yung pamamaraan ng ating paglilingkod sa Diyos, pero pare-pareho po tayong nangangailangan sa Diyos. Ang kailangan lang po talaga natin, no, na talagang mapaglabanan ay itong mamuhay tayo sa kasinungalingan, mamuhay sa pagkukunwari, kasi hindi talaga tayo sasaya sa ganitong pamumuhay. Nawa po, sa aming pong pagdiriwang ng ikasyam na taon, inihiling po namin yung inyo pong tulong, yung inyo pong pagdarasal, nang sa ganun po ay aming pong magampanan ang aming pong pagkapari na ipinagkaloob sa amin ng poong Jesus Nazareno. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na Arkanghel, ang mga ganap na Espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang ating pong itutugon sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami o Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhayan ang loob sa pangangalaga ni San Gabriel, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway aliwin ni San Rafael, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Atin nawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ganun din ang mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Oh.
natanggapin sa pakikinabang. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit nang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ibagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Thank you.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol kasama si San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga dinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan sa maaasahang pagkalinga ng iyong mga anghel sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.
po muna po tayo sandali.